Sa mga gusto po manalo ng Realme C25S, ayan po. At saka ito pong Realme Buds Classic. Ayan, sa mga gusto po manalo nito ay subscribe po natin si Inay Maldita Vlogs. Ayan, ilalagay ko po sa ating description at comment section ang kanya pong YouTube channel link. Ayan po, isubscribe nyo po yan and then mag-comment po kayo sa isa sa video niya ng Jake Magnus TV. At doon po ako pipili ng mananalo ng Realme C25S at saka po itong Realme Buds, ayan, Classic. Or di kaya naman, kung ayaw nyo po ng cellphone, pwede po natin gawin na 10,000 cash po. Ano po, dun po tayo pipili ng mananalo. Kaya ano pa po ang hinihintay nyo, isubscribe nyo na po si Inay, ayan, Maldita Vlogs. Ayan po, ilalagay ko po sa comment section and then sa description yung kanyang YouTube channel. Ayan, maraming salamat po. Habang magkausap nga si Lola Flora at si Ate Yoli ay pinag-uusapan nila na sana ay walang mangyayari kina Cardo Dalisay na masama. At doon na nga nagsimula na lumalim pa ang kanilang pinag-uusapan hanggang sa nakarating na dito sa totoong presidente na si Oscar Hidalgo. At sinabi pa nitong si Ate Yoli na kung hindi dahil dito kay President Oscar Hidalgo ay hindi magkakaganon at magkakagulo ang buhay nitong sina Cardo Dalisay. At dagdag pa nitong si Ate Yoli na sana ay may tumulong kina Cardo Dalisay ngunit mahirap pagtiwala gaya ng pagtitiwala nila dito sa totoong presidente na si Oscar Hidalgo dahil ito ang dahilan kung bakit nakulong itong si Cardo Dalisay at kung bakit nagkagulo ang buhay nito ngayon at palaboy-laboy kung saan mapadpad para lamang makapagtago. At doon na nga sa puntong yon ay sinabi nitong si Lola Flora na nasulsulan lamang nitong si Lily itong totoong presidente kaya nagkaganon. Pero may mabuti itong puso. Sa kabilang banda naman, nagsimula na nga nabilangin ni Albert ang mga pera na nakalatag sa kanyang lamesa galing dito sa Colonel na nagutos kay Albert na iabsuelto ang kaso ng kumpare ng Colonel na ito. At doon na nga sa pagkakataong yon ay nagsimula na namamahagi ng pera itong si Albert at binigyan niya si Alcantara at si Pabia. Ganon din itong si Captain Cruz. Ngunit hindi tinanggap ni Captain Cruz ang binibigay nitong si Albert. Magkos nagsabi na hindi kaya ng konsensya niya ang mga bagay na ipinapagawa ni Albert at ang mga ginagawa nito ng mga illegal. At doon na nga nagsimula na lumabas itong si Captain Cruz at nagsimula na tumawag sa nakatataas. At doon na nga din nagsimula na utusan itong si Albert de Vela etong si Alcantara para sundan itong si Captain Cruz. At alamin kung nagtatraidor na ba talaga ito at kung mapapagkatiwalaan ba talaga nila etong si Captain Cruz. At doon na rin nagsimula na sundan ni Alcantara hanggang sa nakita ni Alcantara na tumatawag sa telepono etong si Captain Cruz para isuplong sila sa nakatataas. At doon na rin nagsimula na sabihin nitong si Alcantara na sigurado ba talaga etong si Captain Cruz sa kanyang desisyon. Hindi ba talaga mababago ang isip nito? Kaya ba ni Captain Cruz etong si Albert de Vela? Napakarami ng mga tauhan ni Albert de Vela ang tiwali at sumusunod dito at mag-isa lamang ito. At doon na rin sa puntong yun ay sinabi nitong si Captain Cruz na kakayanin niya, isusumbong niya ito sa nakatataas para matanggal sa serbisyo etong si Alcantara, maging etong si Albert de Vela at etong si Pabia at ang iba pang mga tiwali na miyembro ng Black Op. At doon na rin sa pagkakataong yun ay bumalik etong si Alcantara dito kay Albert de Vela at sinabi na hindi nila mapapagkatiwalaan etong si Captain Cruz at malak silang isuplong sa nakatataas. At doon na rin sa pagkakataong yun ay nagsimula na mag-utos etong si Albert de Vela dito kay Alcantara na dispatchahin na etong si Captain Cruz. At doon na rin nagsimula na gumawa ng fake mission etong si Alcantara at kasama etong si Captain Cruz at nagsimula na itulak ito sa sasakyan hanggang sa mahulog sa kalsada. At doon na rin nagsimula na banggain ni Pabia etong si Captain Cruz ng 2 beses hanggang sa mawalan ito ng malay. At doon na rin nagsimula na iwan ni Pabia at Alcantara at iba pa mga kasamahan nito etong si Captain Cruz na walang malay. Sa kabilang banda naman, nagsimula na nga itong si Lily na ipatawag etong si Cassandra. At doon na rin sa pagkakataong yon habang kinakausap niya si Cassandra ay aksidente naman na nadual ito. At doon na rin napaisip si Lily na baka buntis nga etong si Cassandra. At tama nga ang kutob nito na buntis nga etong si Cassandra at nagdadalang tao nga ito. At doon na rin nagsimula na magtaka etong si Cassandra na bakit siya nabuntis nitong si Mariano dahil sa alam niyang may protection siya. Sa kabilang banda naman, masaya nga na kumain ng mga agila. At doon na nga sa pagkakataong yun ay nagsimula na magdasal sila ng pasasalamat sa Panginoon. At doon na rin sa puntong yun ay sinabi ni Cardo Dalisay na kailangan may magbabantay sa kanilang gate para alam nila ang kilos ng mga tao sa labas at alam nila ang mga tao na paparating. At doon na rin sa pagkakataong yun ay nagsimula na magsiguro ang mga agila. Samantala, nagsimula na nga natawagan ni Jacob Serrano etong mga dayuhan at nakausap niya ang isang dayuhan na nakapresinta sa transaksyon na magaganap. At doon na rin sa
pagkakataong yun ay takot na takot ang dayuhan na kinausap itong si Jacob dahil sa alam nito na napakadelikadong tao nitong si Renato Hipolito maging itong si Jacob. At doon na rin sa pagkakataong yun, habang kausap nitong si Jacob itong dayuhan, ay hinahanap nito si Senyor Vera at gusto ng dayuhan na si Senyor Vera ang kanyang mga transaksyon. Ngunit sinabi nitong si Jacob nang dahil sa katangahan itong si Vera ay namatay ito. At doon na rin sa pagkakataong yun ay nagsimula na mapaisip ang dayuhan na talagang nga palang napakasamang tao nitong si Jacob at napakabatikan nito pagdating sa ganong transaksyon. At doon na rin nagsimula na pumasok sa isipan nito na hindi sila basta-basta makakalusot dito kay Jacob. Sa kabilang banda naman, habang abalang-abala itong si Arturo Padua na nag-iisip ng kanyang mga plano, ay pumasok sa kanyang isipan na bumuo ng isang malaking puwersa para sa kanyang sarili at pantapat niya dito kay Renato Hipolito at dito kay Lily dahil sa alam niyang tatagilid siya at ang blackout ang gagawin niyang puwersa laban sa mga ito. At doon na rin nagsimula na kausapin itong si Arturo Padua, itong si Alcantara at itong si Pabia at maging itong si Albert Tivela. At doon na rin sa pagkakataong yun ay sinabi nitong si Arturo Padua na bakit hindi pa nahuhuli nito si Pabia at Alcantara maging itong si Albert Tivela, itong si Cardo Dalisay. Puro palusot na lamang ang naririnig niya sa mga ito at nakakasawa ng pakinggan. At doon na rin sa pagkakataong yun ay sinabi nitong si Albert Tivela na talagang mahirap pang mahuli itong si Cardo Dalisay, lalo na tinulungan ng isa sa mga kasamahan niya. At doon na rin nagsimula na hanapin ni Arturo Padua ang pulis na nagtraitor sa kanya mga kasamahan at ito ay si Captain Liamante. Ngunit sumagot itong si Alcantara na nakatakas itong si Captain Liamante at pumunta ng ibang bansa. At doon na nga nagsimula na magalit pa lalo itong si Arturo Padua at sinabi dito kay Albert Tivela na may hihingin siyang pabor. At yun ay ang bigyan ng tauhan itong si Arturo Padua na gagawin niyang bodyguard. At doon na rin sa pagkakatong yun ay sinabi nitong si Arturo Padua na kailangan magawa ng paraan itong si Albert Tivela na mahuli itong si Cardo Dalisay dahil nakasalalay dito ang karangalan at reputasyon ng buong Black Ops. At dagdag pa ni Arturo Padua na nakasalalay din kay Cardo Dalisay ang matagal nang inaasam-asam na promotion itong si Albert Tivela. Sa inyong palagay, buhay kaya si Captain Cruz? Makakapagsumbong kaya ito sa nakatataas? Or makikita kaya ni na Oscar Hidalgo habang naglalakad sila at ninaambot Elizabeth itong si Captain Cruz na walang malay? Matutulungan kaya ito ni na Oscar Hidalgo? Or may tutulong kaya dito na ibang tao at yun ay si Sharon Cuneta sa kanya magiging karakter sa FPJ isang probinsyano? Siya kaya ang tutulong dito kay Captain Cruz? Well, yan yung kapanapanabik na dapat nating antabayanan sa ang probinsyano. At kung ikaw ay may komento at gustong sabihin sa video na ito, ay maaaring i-comment yun na lamang po sa ating comment section. At huwag nyo na rin po kalimutang mag-like, share, and mag-subscribe. Hit nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa panibago nating upload. Isang like at isang subscribe nyo lamang po sapat na. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo parate. Magnus TV at handa kang ipaglaban. May takbuhan ka kapag ginusto mo. Meron kang makakausap sa oras na magulo. Tutulungan ka basta ikaw ay inargabyado. Pero di niya kukonsintihin mga mali mo. Batanggenyong walang inuurungan. Handang humarap, handang makipagsagutan. Tutulungan niya ang mga naaapi.